Magandang hapon po. Gusto ko lang iparating ang insidente nangyari sa amin dito sa may MRT EDSA. Ang isang empleyado ninyo walang konsiderasyon. Kasi galing kami ng central station at sobrang napakainit dahil hindi ko alam kung mahina yung aircon o sira yung aircon. Makikita ninyo mamaya sa video yung mga taong talagang sobrang hirap sa nararanasan nilang init sa loob ng LRT. Yung pugon dito sa may central station na sinakyan namin, ang 1033A ang number ng LRT. So, pinakita ko sa dito ang video na ako hindi nagsisinungaling, na talagang kawawa talaga yung mga senior citizen at yung mga bata. So, okay naman yung kasi nireport ko na dun sa guard na mainit ang aircon. So, for sure naman siguro magagawa ng paraan yan. Ang pinaka-worst na nangyari sa amin kasi dahil nga sa sobrang init doon sa MRT na nasaktan. Oh, sorry, LRT'ng nasakyan namin, yung 1033A. Eh, paglabas ng misis ko, which is 68 years old na, ay nahihilo. So, sabi ko sa kanya, ako na lang ang magbabayad. Kinuha ko yung senior citizen ID niya. At yun naman parati ang ginagawa ko. Mula kanina, pagsakay namin ng umaga, dito sa Guadalupe Station, ako din ang nagbayad at tinanggap naman ng babae yung ID kasi pareho lang naman ang apelyido dahil asawa ko nga. At yun talaga ang ginagawa namin every time na sasakay kami ng LRT for so many years na, no? Hindi na pa nangyari yung ganito eh. So, ganun na nangyari. Sumakay kami dito sa Guadalupe, ako ang nagbayad, basta binigay ko yung dalawang ID namin na senior citizen at ako yung pumirma. Hindi naman pinatawag ang misis ko, hindi naman pinapirma ang misis ko. Same nga lang yung apelyido, wife ko ngayon, pareho kami kumbaga pareho kami ng apelyido in short. Well, asawa ko nga, di ba? So ngayon ito na pagbaba namin dito sa LRT EDSA. Dahil nagko-complain na nga ang misis ko na nahihilo sobrang dami ng taong nakapila dito sa may MRT EDSA station. Ngayon, yung lalaki doon, sorry, sayang lang, hindi ko nakunan ng video eh. Sa totoo lang, inaamin ko, uminit ang ulo ko. Kasi kung talagang yan ang inyong protocol o yung inyong regulasyon, bakit yung mga ibang empleyado ay hindi naman ganyang kahigpit? Ilang years na kaming sumasakay na asawa ko. Wala namang ganyang incidenteng nangyari na kailangan pang iharap yung mukha ng misis ko doon para makita na kasama ko yung misis ko. Diba? At kasi andyan na nga yung senior citizen namin, dalawang ID. At maluloko ba kami sa halagang 26 pesos? 13 pesos lang naman from EDSA station up to Guadalupe. Manluloko ba kami ng ganun? Eh, itong lalaking ito na naandyan sa booth, dyan sa binabayaran ng kinukunan ng ticket, hindi mapakiusapan. O hindi kayang, hindi man lang magbigay ng konsiderasyon na yung kaharap niya, senior citizen. At sinabi ko na nga, nahihilo yung asawa ko at naandun sa malayo. Aba, talagang pinatawag pa. Talagang inano at gusto makita yung mukha. Anong klase yan? Siya lang ang ganyan. Ano yan? Pumapapil ka? Kung yan talaga ang regulasyon ninyo, eh bakit yung mga naunang mga taon o yung mga, kahit, huwag na yung taon, kahit kanina na lang, dahil may pinipirmahan kami dyan. Mula kaninang umaga at around 7 o'clock, sumakay kami diyan sa Guadalupe. I-check niyo yung ano, yung list, 'di ba pinalilista naman, pinapipirma ang senior citizen pag nagbabayad. Oh. Andiyan yung ano, pinirmahan ko.
ilagyan ko lang ng bracket na yung wife at saka ako ay iisa lang dahil asawa ko, we have the same family name, Figueredo. Yun. So, pinirmahan ko. Pumayag sila. Wala silang sinabing bawal yun o ano. Diyan sa Guadalupe, ha? Pagsakay naman namin dyan sa EDSA Station, LRT, ganun din. Ako din ang nagbayad. Oh. Pagbalik namin dito sa from Central Office, Central Station, ako din ang nagbayad. Wala naman ganyang insidente na sobrang higpit nitong lalaking ito na hindi mo mapakiusapan. Sinabi ko na nahihilo ang misis ko, masakit ang ulo dahil nga sa sobrang init. Panoorin nyo lang po yung video kung paano ang sitwasyon ng mga pasahero dito sa LRT. Na sobrang init. Kawawa ang mga senior citizen, kawawa ang mga bata. Ayan. Pero ako, wala akong ano dyan, sama ng loob, kasi hindi natin masabi, hindi natin alam kung yan ay already reported na may diferensya ang aircon. Dito ako na sumama ang loob ko dito sa isa ninyong empleyado na hindi mapakiusapan. Andyan na nga yung ID. For 26 pesos amount, manluloko kami. Ba eh, at senior citizen na kami, asan ang consideration nyo? Huwag nyo sasabihin na yun ang protocol nyo dahil gaya nga ng sinasabi ko, bakit ilang taon na kaming sumasakay dyan sa MRT na yan, LRT na yan, ako ang nagbabayad pagkasama kong misis ko, ako ang pumipirma. Wala namang ganyang insidente nangyari. Ba't ngayon lang? O pumapapil yung tao na to? Diba? Nakakainit ng ulo, galing ka na nga sa sobra na nga ang init. At ikaw naman ay nakikiusap muna. Aminin ko, talagang nagalit ako. Sino ba naman hindi magagalit? Pinagpipilitan niya, sinabi kong naandun na kasi ako sa malayo, sabi ko, kasi nag-antay ko na lang doon dahil nahihilo nga. Aba, hindi talaga pumayag, pinapunta pa niya doon sa, pinagparada pa niya yung misis ko doon na kailangan makita niya yung mukha. Di ba napakawalang hiya naman, di ba? Walang konsiderasyon. Sana makarating ito sa itinaukulan ninyo. Yung empleyado ninyo masyadong hindi maganda, walang konsiderasyon sa mga senior citizen. Nakikita ninyo yung konting kamalian, napupunan ninyo, pero yung mga kakulangan nyo, hindi nyo nakikita. Ang mga empleyado nyo, kung talagang yan ang protocol, so ibig sabihin, ang mga empleyado ninyo, hindi sumusunod sa talagang protocol ninyo na kung anong talagang regulasyon nyo. At itong taong ito, na hindi marunong magbigay ng konsiderasyon, hindi lang siya ang dapat ninyong bigyan ng leksyon o disiplina. Dapat, kung talagang mahigpit kayo, mula sa umpisa, wala kayong paliligtasin. Hindi nyo papayagan yung na ang isang tao lang ang pipirma. O, di ba? I-check ninyo yung mga listahan, kahit yung kanina na lang umaga. Ako lang nakapirma doon. Walang problema. Nakasakay kami. Walang sinabi yung hindi hinanap yung misis ko. Although, nandyan lang naman. At ang pinaka-importante, andun yung ID. Di ba? Sira ang aircon. Ay nakikiusap sa inyo sa management niyo na umari lang ho turuan niyo yung mga empleyado niyo ng tamang pakikipag-usap sa tao, sa mga customer. Kung ang yan talaga ang protocol niyo o rules and regulation, sana ginagampanan talaga lahat ng mga kahero nyo dyan sa booth ninyo dyan sa pagbili ng ticket. Na talagang kahit senior citizen ka pa, dapat haharap yung may-ari. Ang nangyari, sinasanay nyo kami na okay lang yung ganun kung mali nga yung ganun sitwasyon. So, pero mayroon man kayong mga regulasyon, may tinatawag na
na dapat kung kinakailangan magbigay kayo ng konsiderasyon gaya ng nangyari nga dito kanina sa amin na ang misis ko nahihilo. At kaya hindi ko na siya pinapila dahil sa sobrang haba ng pila, sa sobrang init, tapos papipilahin nyo pa. Okay, di ba nga, priority ang senior citizen. Well, that's good. Pero ganun pa rin, pumipila pa rin naman ang senior, di ba? Di ba? Although, nauuna nga lang ng kahit papano. Ayun lang, talagang hindi ko nagustuhan ang attitude ng empleyado ninyo. Kaya pwede ba bigyan nyo ng disciplinary action yan? Dahil napahiya ako eh, napahiya pati yung misis ko, parang pinalakad pa niya, pinaparada pa niya doon, palapit doon sa booth, tinaandun na nga sa hulugan ng ticket, pinag-aantay na lang siya eh, doon para makapasok doon sa loob eh, dahil sabi ko nga doon na lang siya mag-antay dahil nahihilo nga siya. Pero wala talagang konsiderasyon yung empleyado niyo. Pasensya na. Kailangan lang din talaga ito i-broadcast para matuto yung mga empleyado ninyo. Hindi ko kayo na andyan eh para na kayong wala na kayong konsiderasyon sa mga senior citizen, wala na kayong hindi niyo tinitingnan kung dapat bang pagbigyan o hindi. Sa halagang 26 pesos, ipapahiya mo yung tao. Na ando na sa dulo, palalakarin mo pa, papunta do para lang makita mo yung mukha. Senior citizen na yung kaharap mo ha, pero wala ka pa rin modo. Di ba? Aminin ko nagkamali ako dahil nagalit ako siya, pero hindi kita minura. Nagmura ako nung paalis na ako dahil nabisit ako. Pero hindi kita sinabing putang ina mo. Wala akong nagsala akong sinabing ganyan. At kung meron man, patunayan mo.